what's up and good day sa inyong mga buddy, no? So, for today's video, gagawa na tayo ng tutorial. Tulad nga na sabi ko sa inyo noong nakaraan, na gawat may nag-iingay dito sa bike natin. Hindi ko alam kung saan eksakto eh. Parang may maluwag na spokes o sa bearing o whatsoever. Pero alam mo talaga sa rear wheel siya nang gagaling. Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-repack ng rear wheel. Kasi sa, alam mo, yan, tulad yan sa mga newbie dyan. Mas maganda matutunyan nyo yung mga basic maintenance. Kasi para hindi na kayo pupunta pa ng bike shop na hindi nyo kailangan gumamit ng special tools. Mga ano lang, simple tools lang. Mga available lang sa bahay nyo. Tulad ng adjustable wrench, 17mm na open wrench, long nose pliers, tsaka basahan, tsaka grasa, yun lang kailangan nyo guys. Para maayos to. Hindi nyo na kailangan pang gumastos ng malaki para mapaayos yung bike nyo. Kaya, kung bago pala sa channel ko, make sure to subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated. Nga pala guys, kung hindi nyo pa ako kilala, ako si CJ, ang inyong The Biker Mechanic. So ano pang dapat natin hintayin? Ipasok ang intro. Ito yung mga gamit tsaka tools mga gagamitin natin. Basic lang siya. So kailangan natin ng long nose pliers pang kolekta sa mga bulitas. Kung meron kayong magnet, mas maganda yon, kasi mamagnet nyo lang tapos ilalagay nyo na siya dun sa isang container na pwede nyo paglagyan. Tapos sunod, adjustable wrench, kailangan nyo rin yan. Ito wrench syempre, open wrench na 16 at 17 ng sukat, kaya 15mm wrench kung saling meron kayong 15mm. Pero sa kaso ng akin, meron akong nakakabit sa akin ay 17, kaya 17 pareha sila. So kailangan dyan syempre ng grasa, kasi nga magre-repack tayo ng rear wheel. Dun sa front wheel wala pa namang problema. At ito syempre, kung meron kayo nito, mas magandang gumamit kayo kasi para matanggal din yung mga nalusin tsaka excess grease na naluso dun sa loob ng hubs. Pero disclaimer lang, di sponsor to. Meron lang ako kaya gusto kong gumamit yan. Mas effective kasi. So yun, huwag natin patagalin. Let's do. So yun guys, bago nyo tanggalin yung rear wheel nyo, always nyo i-check kung siya ay nasa smallest cut. Kasi pag kayo nag-ano dito sa middle na ring o sa ano, small, ano, biggest dito, dyan sa ano niya, low speed niya, mahirap pang kayo kasi dito siya. Pag andito, mas madali siya tanggalan ha. Tapos yun, kung quick release, ayan, isang ganyan na lang. Kanina nilubugan ko na yan kaya kung naakala nyo maluwag, niluwagan ko na yan kanina para hindi siya ano siya. Tapos yun, ang galing na. Very basic lang eh. Yamat nito. So yun guys, nabaklas ko na yung rear wheel natin. Ngayon, una yung tatanggalin is yung skewer. Itabi nyo yun kasi pag yun nawala, ano, maraming case nun eh sa mga shop na tatanggalin yung spring o kaya yung pantred sa dulo. Kaya dapat lagi yung tatanggalin yun. Okay? So yun nga, para matanggal tong axle natin, ito, tong axle, kailangan nyo na open wrench, tsaka 17mm na open. Kaya, ganito lang. Iyan nyo lang siya dyan. Wait lang. Masyado mahirap ang angulo natin dito. Yan. Dito nyo lang siyang ganyan. Sa kabila, ganun din. Ito kasi sa akin, hindi magkakontrahan ito, kaya maluwag. Yung maluwag na yun.
Yo, nasa ano niya na, tatanggalin niya. Yan, lagi niyo rin tatandaan. Ito, kung ano ito. Lagi niyo tatabihan. Check na rin natin sa mga bulitas. Tanggalin natin ito, guys. Bago bunot yung axle. So yun, tanggalin na natin ito at mahuhugot nito siyempre sa kabilang side. Yo. Yeah. Pag natanggal na, mag-inspect kayo sa palibot ng axle kung ayos ba, kung malalim na yung kain doon sa may bearing, dito sa pinaglalapatang yan. Kailangan ano yan? Kailangan smooth pa rin yan. Wala siyang hukay na malalim. Kasi kung may hukay na malalim yan, isang indikasyon yan na masama na yung bulita sa loob. At syempre, nadami na nga yung bulitas. Madadamay din yon yung surface sa loob nun. Yun sa may bearing races. Tapos syempre, ito. Papalit kayo ng ganito. O worst case scenario, magpapalit kayo ng buong axle. Kasi meron mga case na napuputol sa sobrang katagalan na kasi nakain ng atong part na to. Kaya lagi nyo tatandaan nyo. So ayun, tabi nyo na to. Maya, inspect pa uli natin ng mas malapitan nyo. Ito rin, tabi natin. Para naman sa mga bulitas yan, gumawa to. Yan, paper cup. Nanlaglag na kasi dito yung mga bulitas. Ayan, oh. Nanlaglag sila dyan. So, kunin mo natin siya. Yan lang yung side na yan. Nandun pa sa loob yung iba. Kunin pa natin. Kunin pa natin. Lagi yung hiling natin yung mga bolts niya. 1, 2, 4, 7, 8. Basta lagi nyo itatabi yung mga bulitas. Kasi pag may nawala dyan, mahirap na maghanap. Mahirapan lalo kayo. So yun, ganun lang naman katali yun. Tatanggalin lang din natin yan. Nasa loob niyan. Nga pala guys, itong sa kasit ko, mas advisable ko kung matatanggal niyo to. Magandang tanggalin to. Pero sa ano ko, kailangan pa kasi ito ng special tools eh. Wala akong ganun. Kasi ito, pinasisinsil ko lang yan para matanggal, sinisinsil yan. Kasi parang ano yan eh, semi-cassette na thread type. Basta susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung bakit. So ayan, ito yung mga pulita sa loob. Tatanggalin natin yan. So ayan guys, nag-ilpan yung mga pulita sa loob sa lahat. So dito napapasok yung basahan. Nga pala, kung kayo naka-disc brake, iwasan nyo dumigit yung basahan sa disc brake. Kasi magkakaroon siya ng contamination. Hihina yung preno or worst case, mawala pa nga. Yan. Punasin nyo muna yung mga nasa loob. Wait lang. Masyado mo lang yung basahan ko na kupa. Yan, punas-punas lang. Yan. Ako. Iwas yung dumikit. Iwas yung dumikit. Yan. Yan. Tapos check nyo na rin guys kung may uka yung loob. So dito, hindi pa naman gaanong malalim. Sakto lang. Sakto lang sa ukan. Kasi pag yan ilimalim ng sobrang lalim. Ano yan guys? Mapapansin nyo dun sa axle. Kada higpit nyo, kahit sobrang higpit na, halimbawa, nag-ride kayo. Tapos pag uwi mo, maluwag yung axle. Hinigpitan mo. Kinabukasan, nag-ride ka uli. Short ride lang. Pag uwi mo, maluwag uli. Tapos hanggang sa paulit-ulit na lang yung cycle, yung ganun scenario. Sa susunod, buksan nyo yung, kunaranasan nyo na, buksan nyo na yung hubs. Tapos i-check nyo itong yan, kung may groove na. Yung groove na yan, pag yan lumalim na lumalim, kakainin niya yun yung pinaglalapatan ng bearing. Pag kinain niya, wala na, masisira na. Kaya magpapalit na yun ng buong hubs kung mangyayari yun. Kaya dapat sa susunod, iingatan nyo, kaya kailangan alaga dapat sa grasa yung hubs nyo. Kasi kasama naman sa maintenance ng bike yun eh. Pagpapalit ng grasa, yan, paglilinis, di ba? Kasama sa ano yun eh. Sa
bike maintenance sih yang diterus soal tidak apa-apa soal bahasa keren tuh ya pernah natin tuh di ko kasi matanggal to wala yung ano yung pantanggal kasi siya pa ako nagtatanggal ito eh. Shoutout sa Cycle House yan kay Kuya Jeff lagi ko pinapatanggal sa kanya to tungkol so yan may sila natin ng konti naglalabat ang bearing sa loob. Ang hirap ito ko din. Nasa loob pa eh. Makikita niyo. Nasa loob niya. So dito na tayo sa ating mga bulitas. Yan kaya tayo may degreaser. Dito na papasok yan. Sprayan nyo. Kaya pala ilayo-layo nyo ng konti lalo na matapang yung degreaser nyo. Shake-shake. Para mag-loosing yung ano. Yung mag-rasa. Maganda na rin kayo ng basahan kasi hindi mo mamaya ilalabad yun. Bababad lang natin muna na so yan, habang nililinis natin itong mga ano, ball bearing siyempre isabay na rin itong axle para maano na rin, mababad din yung ng degreaser. Nga pala kung may brush kayo gamitin nyo para goods, para matatanggal talaga yung mga dumi-dumi nyo. Then, babad natin ito dito. Gamitin yung brush. Kayong tamad. Yeah, joke lang. Eh, ako. Wala, mabilis ang ano lang. Sa akin naman ito eh. Kung ito yung sa customer, yan. Kailangan natin ito yung presentable. Kaya, kailangan natin, syempre. Pag customer, dapat. Ano yun? Dapat yun ay full service ka dapat. Kung ano yung mga dapat mong gawin, yun ang gagawin mo. Gawin mo na yung trabaho ng buong puso. Hindi yung ano, mag-aalin lang kang gumawa. Tulad nga naka-ano ko sa page, di ba? Yung mga ano yung caption ko doon nakalimutan ko. Bisitahin nyo na lang guys yung page natin. Like nyo na lang. Doon din ako nag-update pag may mga bagong uploads ng video. So, malinis naman. Chinek ko na din ito kanina. Ito, itong part na to. Okay pa naman siya. Kaya yan. Tignan nyo rin guys kung kompleto yung spacer. Kasi pag nawala yung isang nut niya, ako, diba, mag-iiba spacing ng ano, ng clamping dyan sa frame. Kaya dapat kompleto yan. Paalala lang. Kasi ito, sunod na natin itong mga to. Ayan. Itong naiwagan natin may dust cover pa. Dust seal. Linis-linis lang. Malinis na siya. Test ko yung kanat na. Malinis na lang. Yan. Shiny, di ba? Ganyan. Nga pala guys, check nyo kung yung sa bulitas nyo, kahit check nyo lang sa kamay yan, check nyo lang ganyan. Kasi minsan, oo-oblong yan. Pag ibig sabihin, pag yun ay umoblong na, indikasyon na magpalit na yun ng ball bearing. O kaya, bilhin na ng bago kasi hindi na, ano yun, hindi na aari yun eh. Kawat, oblong na nga siya eh. Magano, yun ang cost ng lagutok kung mag-ano din kasi uukan siya ng huhukay na siya ng huhukay ng malalim doon sa hubs eh. Kaya kailangan mapalit. Kaya yun nga. Yun.
Proceed na tayo sa pagkakabit nito. Tsaka paglalagay ng grasa. So yung proceed na tayo talaga dito sa ating paglalagay ng grasa. Disclaimer, hindi rin to sponsor. Binili ko to ng aking sariling pera. So yun na. Lagyan na natin. Kayo mandiri sa grasa, grasa lang yan guys, nauhugasan naman yan. Maganda sana dito sa abs yung high temp na kulay blue. O, depende sa trip nyo, basta ako yun ang gusto ko ilagay. Pero wala ako noon kasi wala ako pambili. Yan. Kaya ito, okay na to. Meron naman to sa mga local bike shop. Yan, 10 piso lang, may grasa na kayo, makakapag-repack na kayo. Lagyan na natin siya dito. Siguro doon yung palibot, meron siyang grasa. Kasi yan ang magiging protection ng ating bearing para maging smooth ang ikot. Yeah. Kaya merong mga nabibiling grasa na yung sobra sa ba? Hindi mabigkas yung eksaktong word eh. Sobrang lambot. Kumbaga, kung saan yung sobrang niya, may mabilis matunaw. Kaya yung inaano ko sa inyo, yung lang, insakto lang. Yan. Yan. Palibot na yan na yan. Repeat the process lang sa kabila, tapos ilalagay na natin yung... So yun guys, pagtapos yung ilagay na yung mga bulitas, yan. Kaya mga plenses sila sa loob, nalagyan ko na rin sila ng grasa. Hindi ko na naipakaya din sa loob, sobrang hirap maglagay. Alam pag hindi tatanggalin tong kags, kaya advice ko sa inyo, pag magre-repo kayo ng gantong thread type, tanggalin yung kags. Tips tayo dun. So ngayon, ibalik na natin yung mga yung axle niya. Ito na yung axle. Wait. Ito tayong grasa. Ito natin itong dulo. Ayan, malinis. Kailangan malinis guys ha. Kasi pag nag-repack kayo, tapos madumi, baliwala din yung na-repack nyo. Diba? Ayan. So may grasa na yung dulo. Pasok natin. Natin dito. Kapila. Sinushoot lang naman yun dyan. Iyo, hanggang sa lamig sa kabila. Pag hindi yan sa kabila, repeat the process lang din. Yan. Ang una muna mauna is ito. Itong part na to, yung may pantakit. Yan. Pasok dito. Clockwise guys ha, yung pag-ikot nito. Hindi naman papasok yan. Pag hinigpitan nyo naman yan, iisa lang naman yung direction ng papasokan yan. Isang direction lang. Isang direction lang lagi guys, pinapasokan nyo. Kita nyo muna ng kabunti. Basta mawala na yung alok. Tapos, ito, itong pinaka nasa dulo niya. Itong outer nut. Pasok. Tapos guys, pag sa kung meron namang ba yung tools na ganito, tapos meron sa shop yung lapad ito, yung sobrang lupis kasi ito yung ibig din dito. Tapos, ito, hindi parehas pinagsasalubong sila na sige para mag-lock. Ganun yung gawin niya. Pero sa wala pa akong tools na ganun. Ganito muna, pinag-specific sa ubo yung style. Tapos, check nyo kung may plate. Pag yung may plate, higpitan nyo pa ng konti, diba? Pero pag naman yun. Pero pag wala goods yun, ibig sabihin successful. Sa kanya na lang ulit man, siguro after isang linggo o check niyo ulit kasi baka mamaya may pumalya doon sa ginawa niyo. So ito, susunod, skewer.
Lagi ni tatandaan ang pagod nito dito sa release brake. Itong may lock, may release brake, stop sa drive side. Siyon, siyon, ganun lang kadali. Nakapag-repa ka na, nalinis mo yung mga bearing. Parang repak na nga rin. Ano ba ang gulo ko? Sensya na kayo. Kasi kanina, ano, may dumating na customer eh. Inano ko lang, inayos ko lang. Patono kasi daw, yung sa kabila, tulog pa daw yung mekaniko. Eh, di, tinono ko na. So, yun. Yun, ganun lang ka basic, guys. Plug and play na yan. Ano na lang yan. Sasalpak na lang sa rim. So, kung nagustuhan nyo yung video, like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At lagi nyo tatandaan yung mga ano. Lagi nyo tatandaan. Sana may napulot ko yung aral dun sa ginawang video ngayon. Like and subscribe, guys. At hit the notification bell para lagi kayo updated. Sasalpa ko na lang yan. Yan. Dun nga pala sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout dun kay Rex. Yan. Sabi mo. Had mo nakalimutan na. Shoutout kay Pau Pau. Yan. Yung mga lagi namin mga kulit na tropa. Kina Lance. Kay... Ano ba ito isa? Kay Lawrence. Kay Duma. Nga pala, salamat sa mga nanood nung una kong vlog. Nasa 200 plus na yung views nun. Tsaka happy 56 subscribers sa atin. Sana magtuloy-tuloy yung laki nung ano, ng YouTube natin. Tulungan tayo, guys. Sana tulungan nyo din ako. Tutulungan ko din kayo. Babahagihan ko kayo ng mga nalalaman ko sa mga susunod pang episode. So, yun lang. Plug and play na lang yan. Yo. Peace.